Utah Jazz versus Houston Rockets na napag-usapan natin, mga kabasket. Pero bago yan, please do not forget to subscribe my channel para updated ka sa aking mga videos. Utah Jazz nalasap ang unang talo this season sa home court ng Houston Rockets at sa unang quarter ay diktikan ang laban ayaw magpalamang ng Houston Rockets at more than 9 minutes ay lamang ang Rockets ng 5 sa score na 1-6 at may pasok ng ating kabayan Jordan Clarkson ang 3-point jump shot galing sa pasa ni Mike Conley at sinundan pa ito ng isang cutting dunk shot ni Jared Vanderbilt para maitabla ang score sa all 6. Pero bumawi si Kevin Porter Jr. ng isang tip dunk shot at isang driving floating jump shot para ibalik sa 4 ang kalamangan ng Houston Rockets sa score na 8-12. Abante pa rin ng 4 na puntos ang Houston Rockets. Pero around last 2 minutes ay naitabla ng Jazz ang score dahil naipasok ni Malik Beasley ang isang 3 points pull-up jump shot pero biglang bumawi si Eric Gordon ng isang finger roll layup bago magtapos ang unang quarter at nagtapos sa score sa 18-21 lamang na ng 3 ang Houston Rockets. Pagpasok ng second quarter ay hirap pa din makalamang ang Utah Jazz at bumira ng 3 points jump shot agad si Garrison Matthews galing sa pasa ni Osman Garuba para extend ang kalamangan ng Houston Rockets at panay turnovers at fouls ang Utah Jazz kaya hirap ang kanilang opensa. At around 7 minutes nang ipinasok na ang ating kabayan Jordan Clarkson at kumunikta ng isang finger roll layup at sinundan ng isang assist kay Kelly Olynyk at kumunikta ng isang 3 points at dumikit ang score sa 30-34. 4 na lang ang kalamangan ng Houston Rockets pero bigo pa din makalamang ang Utah Jazz dahil patuloy pa rin nagpapasok ang mga outside threes ng Rockets ni Kevin Porter Jr. at Jalen Green. Pero bago magtapos ang second quarter ay kumunikta si kabayan Jordan Clarkson ng isang driving layup at reverse layup at nagtapos ang score sa 45-51, abanti ng 6 na puntos ang Houston Rockets. At sa third quarter ay ganun pa din hirap ang Utah Jazz makalamang sa Houston Rockets at kahit nagpapasok ang mga 3 points area ng Jazz ay sinasagot ito ni Jalen Green at Jabari Smith para mamintin ang kalamangan ng Houston Rockets at tanging isang finger roll layup lang ang naidagdag ng ating kabayan Jordan Clarkson sa quarter na ito at lamang pa din ng 4 na puntos ang Houston Rockets para gumatagtapos sa score na 73-77. At sa opening ng fourth quarter ay agad bumirada ng 3 si Simon Fontecchio para dikit sa isa ang kalamangan sa 76-77 at biglang bawi ni Dyson Nix ng isang driving layup at isang 3 kay Jabari Smith para ibalik sa 4 ang kalamangan ng Houston Rockets. Pero sinundan ulit ni Simon Fontecchio ng back-to-back na 3 at isang dunk ni Jared Vanderbilt pero hindi pa rin makalamang ang Utah Jazz. Around 7 minutes na ipasok ang ating kabayan Jordan Clarkson at kumunikta agad ng 3 galing sa assist kay Lauri Markkanen at palitan pa rin ng opensa ayaw din magpalamang ang Houston Rockets. Pero less than 2 minutes for the second time na itabla ng Jazz ang score sa 108-all dahil sa driving layup ni Mike Conley. Pero biglang bawi ni Eric Gordon ng isang finger roll layup para bumalik ang kalamangan ng Houston Rockets at hindi nga nakascore ang Jazz at na-foul pa ang ating kabayan Jordan Clarkson para mabigyan ng 2 free throw ang Houston Rockets at tuluyan nga pinutol ng Rockets ang winning streak ng Jazz sa score na 108-114. Panalo ang Houston Rockets. Next game ay rematch ulit pero sa home court na ng Utah Jazz sa Vivint Arena na magaganap ang rematch versus Houston Rockets.